As defined by law, cultural heritage refers to the totality of cultural property preserved and developed through time and passed on to posterity. Cultural property refers to all products of human creativity by which a people and a nation reveal their identity. These include churches, mosques, and other places of worship, schools, and natural history specimens and sites, whether public or privately owned, movable or immovable, and tangible or intangible. In this series of lectures, esteemed educators from our national university lend pertinent discussions, thus open academic discourses on Philippine cultural heritage relating to their respective fields of discipline and expertise. These can and may be used as resource materials for further learning and study. Multi-talented Ferdi Jarin tackles creative essay as a vehicle to articulate individualities, localities, and customs in order to cultivate cultural identities. According to him, writing should begin not only from historical experiences alone, but must be coupled with the corresponding emotions felt during those past events. He adds that these ought to be confessed and professed as relating to creative essays will bring us back to our respective cultures. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Professor Ferdinand Pisigan na rin. At ngayong araw, ang paksang tatalakayin ko sa inyo ay ang pagsulat ng malikayang sanaysay bilang bihikulo sa matapat na pagpapakilala sa sarili, lunan at nakagawian tungo sa paglilang ng sariling kultura. Ordinaryo na ngayon ang pagpo-post sa FB, mula selfie hanggang groupie hanggang mga simpleng post na mga ninyong naranasan. Nakakatawa nga, kasi kung magtatanong ka ngayon ng kung sino ang walang FB account, siguradong walang magtataas ng kamay dahil lahat halos merong FB account. Sinasabi ng isang profesor na si Ilira Salanga Turalba na ang lahat ng mga taong nais magbalik sa kanilang karanasan ay mga taong nagbibigay kahulugan sa mga karanasan ito. At ang mga karanasan ito na binibigyan kahulugan ang nagpapakilala sa taong iyon ng kanyang sarili. At wala nang pinakamalalim na tao, kundi ang taong kilala ang kanyang sarili. Bakit? Kasi nagiging konkreto sa kanya ang lahat ng kanyang mga karanasan. Ang daloy ng aking pagtalakay ay tutuong sa dalawa. Una, ang pag-alala at pag-aalala bilang bihikulo ng identidad ng karanasan. At ikalawa, ang kumprontasyon at pangumpisal sa malikaing sanaysay. Ang pag-alala at pag-aalala bilang bihikulo ng identidad ng karanasan. Sa una, kung babalikan natin ang ating alaala, naaalala natin madalas ang mga okasyon, sitwasyon, at mga anekdota na nakapaloob sa mga ito. Matapos ito, nag-aalala na tayo. Bakit? Kasi pag nag-aalala tayo, nagkakaroon tayo ng pag-aalala kung naikakabit natin ang mga emosyon doon sa mga anekdotang naalala natin. Dahil nararamdaman uli natin ang mga nangyayari. Sa mga manunulat na mga sanaysay, ito yung sinasabing sumasariwa uli yung karanasan. Kaya nga minsan pag nagsusulat ka nito, binabalikan mo yung mga alaala, naiiyak ka uli, natatawa ka uli, nararamdaman mo uli na nasa harap mo uli yung mga karanasang naaalala mo. Nag-aalala tayo. At maganda yun. Dahil pag nag-aalala tayo, nalilito tayo, kinakabugan dibdib natin, ibig sabihin, nag-iisip tayo at nagbibigay na tayo ng kahulugan sa karanasan. Kalawa,
pag bumabalik tayo sa karanasan at sinusulat natin ito bilang malikhaing sanaysay, masasabi ng iba, anong kaibahan nito sa mga kwento? Eh, nagkakwento din naman ito. Di ba nga po, sa panitikan, may malikhaing, dahil malikhaing ito, nagkakaroon tayo ng maikling kwento. Ang totoong kaibahan ng malikhaing sanaysay sa pagsusulat ng maikling kwento ay ito, ang kumprontasyon at pangungumpisal dito. Kapag naikabit ang emosyon, kaya ba natin ito ipagtapat? Sinasabi nila, ang pagsusulat ng malikhaing sanaysay ay pagtatapat, pangungumpisal. Pero ang hirap-hirap mangumpisal kung hindi mo kayang harapin yung mga sinasabi nating mga detalye ng iyong karanasan. Halimbawa, gusto mong ikwento ang karanasan mo sa isang birthday party. Maaring maikukwento mo dito yung saya ng pagdiriwang. Maraming handa, marami kang uling nakilala, at marami kang kakilala dati na nakita mo uli. Pero paano kung may, sa pangyayaring iyon, may isa kang kakilala na nagbukas ng sugat na dati meron kayong alitan? Ipagtatapat mo ba ito? O kaya ipagtatapat mo kaya kung sa birthday party na yon naranasan mong sabihin na nating malango sa alak at naging nagkagulo yung iniisip mo at naging tampulan ka ng tawanan. Ipagtatapat mo kaya ito? Ang hirap eh, no? Eh, kailangan ito pag sinulat mong malikhaing sanaysay. Halimbawa, tingnan nyo ito. Sa sanaysay, halimbawa, na ginawa ko na may titulong Pulot Boy sa aking librong Ani na Sabado na Beyblade, nung gusto kong ikwento ang pagiging pulot boy ko ng tennis noong bata ko, lalo noong high school, mapupunta ako sa detalye na bakit nga pala ako papasok bilang isang pulot boy. Eh kasi noong panahon na yon, alam ko walang kinikita ang aking ina. Nagtitinda lang siya sa karinderya. Madaling sulat yon, nagtitinda ang aking ina sa karinderya. Pero gusto ko bang ipagtapat na may nangyari pagkatapos nun? Ganito yon. Halimbawa, sinulat ko na ganito. Minsay, walang ipamimili ang aking ina na mga sangkap para makapagtinda. Dumating ang panahong tuluyan na siyang nagtinda ng mga lutong ulam at aasa kami sa tulong ng makamag-anak. Minsan talaga, wala siyang naintinda. Minsay pagkakasyahin namin tatlo ang kalahating kilo ng kamote bilang panawid gutom sa isang araw. Nung sinulat ko ito, sa totoo lang, gusto ko bang aminin na wala kami makain nun? Ang hirap-hirap nun. Pero parte ito ng aking identity. At kailangan kong harapin ito. Kailangan kong ikumpisal. Sa isang maikling kwento na fiction, madaling gawin ito kasi hiwalay ito sa nagsusulat. Pero ako mismo ito eh. Karanasan ko ito bilang manunulat at bilang tao. So, obligadong aminin ko ito. No? Pero matindin dito, yung gagamitin ko ito, na dulot ng sumpa ng kamote, mapapadalas ang pagtatago namin ng aking kapatid na si Mike sa matalahib na bahagi ng barangay upang magbawas dahil wala man lang kaming kubeta. Nakatira kami noon sa isang talipapa. Nagtitinda doon ang nanay ko at nung walang magintinda, naging bahay namin to. Madalas doon, wala kaming kubeta. Eh syempre, kung kinakain mo kamote, tapos wala kubeta, papa, hihintayin mo yung gabi para maka-evac ka doon sa talahiban. Ang hirap nito. Pero obligadong palitawin ko ito. Bakit? Obligadong aminin ko ito sa aking kwento kasi kung hindi ko aminin to, walang saysay yung kinukwento ko. Sa maikling kwento, sabi nila, dapat may problema. Kung walang problema, walang kwento. Sa pagkukwento ng totoong kwento, katulad ng malikhaing sanaysay, madalas galing na ito mismo sa problema. Handa ka bang isiwalat ang problema ito? Kaya nga may konfrontasyon, may pangungumpisal. Nililinang mo yung kultura ng sarili dito. Sunod, halimbawa, sa sanaysay na radyo ni Rene Villanueva, sabi niya, ipakalihim-lihim man namin ang aming paghihikahos. Ipagkakanulo kami ng sari-saring ebidensya ng kakapusan ng pera. Biro nyo, nagtapat siya. Gaya ng amoy ng piniperitong tuyo, ang kadiliman ng aming kwarto kapag napuputulan ng Meralco, gayong may ilaw ang lahat ng kapitbahay. Ang pagbili ng sanggatang na bigas, ang di pagbubukas ng pinto at bintana
kapag may tumatawag na kolektor, pero sa lahat, ang pinakamahirap batahin, sabi niya, ay ang katahimikan ng bahay namin sa mga araw na nakasangla ang aming radyo. Lalo na sinabi niyang, dinig na dinig ng lahat ng kapitbahay ang ngoy-ngoy ng aming Mapding Chan. Antinding revelasyon. Antinding kumpisal. Sa isang tao, manunulat man hindi, natakot ng umpisal, hindi siya pupunta sa pagsusulat ng malikaing sanaysay. So sa sarili ito, kinikilala mo ang sarili mo pag kinumpronta mo ng totoong kwento mo. Pag binahagi mo ng totoong kwentong ito sa mga tao. Paano kung tungkol ito sa lugar? Sasabihin ni Rene, sa kanyang sanaysay na blooming trip, nung bata pa ako, araw-araw akong namamalengke sa blooming trip. Dala ang plastic bag na lalagyan ng bilihin, didiretsuin ko ang halkon. Ilili ko sa kanto, kakaliwa papuntang Kalabite, sa kanto ng halkon, tandang-tanda ko ang isang lumang bakery. Hanggang dibdib ko ang taas ng istante ng mga tinapay. Agong, monay, pandikoko, biskotso, mga tinapay na kinulayan ng matingkad na pula, pinalamanan ng ube o kinulayan ng dilaw, binudbura ng tuyong-nyog, galyetas at iba't iba pa. Simpleng pagdi-describe ng lugar. Pero alam natin na yung taong nagsasalaysay, alam na alam niya yung lugar. Kasi kumukonekta yung karanasan niya sa pagbibili, yung mga tinapay. No, hindi lang ito usapin ng lugar mismo at pagsasabi ng mga detalye ng kalye. Meron lagi siyang karanasan sa bawat kalye at binibigyan niya ang kahulugan kahit inihilera niya lang ang detalye ng mga tinapay. Dahil sa pagtatapos ng kwentong ito, sasabihin niya ni hindi siya nakakabili ng tinapay. Nagkaroon ng kahulugan ang kultura ng lugar sa kanya dahil nagkaroon siya ng karanasan sa lugar, hindi dahil dumaan lang siya sa Blooming Tree, kundi may kirot ng pagkabata ang bawat pagdaan niya sa lugar na yon. Sunod, sa kanyang sanaysay naman ng movie pan, itatampok niya dito ang isang gawain nila noon, noong 1960s, noong 1970s, sabihin na natin, noong nauso ang parada ng film festival. Sabi niya dito, umaga pa lamang, nakahanda na ang mga baon namin para sa parade ng film fest. Kanin, adobong manok, suman, pandesal na may palaman. Candy, alas dos pa ng hapon na simula ng parade, pero alas dis pa lamang na umaga, nagkakaangilan na kapag merong hindi pa handang umalis. Punuan ang lahat ng jeep papuntang Luneta. Pwede naman niya sabihin dito na isa ako movie fan. Pwede niya naman sabihin dito na ang hilig-hilig niya sa artista. Pero kung ganun lang sasabihin niya, wala itong pinag-iba sa katulad ng mga millennial ngayon na fans ng Katniel, fans ng mga Jaden, ng mga love team ng ABS-CBN, ng Star Cinema, at sasabihin niyang gusto niya lang makakita ng artista. Pero hindi. Nagkakaroon ng substansya ang karanasan ng pagiging movie pa na ito bilang kultura ng mga Pilipino noon hanggang ngayon, kung tutuusin, dahil sasabihin niya, nagbabaon sila ng kanin, nagbabaon sila ng adobo, ng manok, sila magkakawit bahay. At hindi lang yon, hindi pa man dumarating ang parade, nandoon na sila. At iisipin natin, noong panahon na yon, dekada 60 o 70, punuan ang lahat ng jeep papunta Luneta. Makikita natin dito, kung ikaw ang magbabasa, na iba pala talaga pagiging movie pa noon. Hindi lang ito sinasabing gusto mula na artista, kundi isang kultura ng tinatawag nila mga bakyapans ng pilipulang Pilipino na patutunayan ni Rene Villanueva sa kanyang kwentong ito. Kung ganon, bilang huli, ano pa talaga ang pwedeng maging koneksyon ng mga kwentong ito sa ating kalinangan bilang isang tao at sa ating kultura? Itong mga pagpapakilala ng sarili, itong pagpapakilala ng lunan ng ating karanasan, lalo na ang isang kultura na maaring naging bahagi tayo, pero naging bahagi din ng mas maraming Pilipino. Simple lamang, ang lakas ng sanaysay ay sa tinatawag na insight. Dahil itong insight na to ang magiging koneksyon ng kwento sa mambabasa. Dahil dadalhin tayo ng mga mababasang sanaysay na ito sa ating sariling kultura bilang tao, dahil lahat tayo ay may sariling bersyon ng nararanasang kakapusan.
sigurado ko, nung sinulat ko yung Pulot Boy, o sinulat ni Rene yung kanyang radyo, hindi lang kami ang nakaranas ng kahirapan at kapusan. Maaaring mas marami sa inyo bilang audience, o mas marami Pilipinong katulad natin. Ganun din naman, nung sinabi ni Rene ang Blooming Treat, bagamat hindi natin alam yung Halcon o Kalabite kung hindi tayo taga Blooming Treat, pero may sarili rin tayong Halcon at Blooming Treat. May mga naranasan din tayong bakery, may mga naranasan din tayong karinderya, at meron din tayong kalye na tinatangi na naranasan ng ating pagkatao mula bata hanggang pagtanda. Ganun din naman, yung mga gawi katulad ng movie fan, bagamat hindi tayo fan ng isang artist halimbawa, pero may mga kultura, mga Pilipino, may mga gawi, nakabahagi din tayo at naging parte ng ating pagbabata. Nanonood din tayo ng pelikula. Nanonood din tayo ng mapalabas sa telebisyon. At dito pa lang, makakakonekta tayo kahit nasabihin natin na hindi tayo movie fan, pero umiidolo rin tayo ng mga artista mula pa nanamit hanggang gawi, mula pagkabata, baka hanggang ngayon, pagtanda. Maraming matatanda ngayon ang inuubos ang kanilang hapon sa panunood ng mga soap opera sa TV na talamak ngayon. Kahit paulit-ulit itong nawawalan ng anak lamang. So, madaling salita, pagbubasa ka ng isang totoong kwento, bagamat totoong kwento ito ng manunulat, nagiging kwento mo rin ito. Inaangkin mo ito. At dito, nalilinang ang kultura ng iyong sarili maging ng iyong pagiging mamamayan ng isang bayan. At ito nagiging kultura mo. Nagiging authentic, nagiging sinasabi natin konkreto ang makahulugan ng karanasang ito. Sana'y nakapagbahagi ako ng makabuluhan sa inyo ngayong araw na ito. Muli, ako si Professor Ferdinand Pisigan na rin. At ito ang visa at kapangyarihan ng pagsusulat ng malikayang salaysay.